automatic isa-search niya yung mga device na connected sa Wi-Fi router natin. Kung mapapansin nyo guys, meron ditong dalawa. So itong isa guys is yung Wi-Fi router namin. So ito naman yung gamit nating cellphone na hawak ko. At ito, meron ditong generic na device. Ngayon guys, mapapansin nyo, wala siyang pangalan or wala siyang brand kung anong cellphone yung nakalagay. So ituturo ko sa inyo guys dito yung paraan para lumabas yung brand name at kung ano yung model ng cellphone na connected sa ating Wi-Fi. So ang gagawin natin, click natin itong tatlong button dito sa taas. Basta maklik na natin, tap lang natin ito. So yan guys, bago tayo magsimula, sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at nag-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to, at click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Magsimula na tayo. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks. So tricks to guys kung paano malaman yung mga nagko-connect sa Wi-Fi natin. Minsan kasi bumabagal yung ating internet connection pag gamit yung Wi-Fi. Hindi natin alam na marami na pala yung nakakonect sa ating router. Take note guys ha, kahit ano yung gamit yung brand, kahit Globe man yan, Smart, at kahit anong brand ng Wi-Fi, automatic compatible tong ituturo kong application. Make sure lang napanoorin yung video hanggang matapos para malaman nyo kung paano set up para malaman natin yung mga nagko-connect sa Wi-Fi natin. Una natin gagawin, pumunta tayo sa Play Store. Click lang natin itong Play Store. Once na maklik na natin yung Play Store, pumunta tayo sa Search Engine or Search Bar. So eto yon, tap lang natin yan. Then i-type natin dito yung Who's on Wi-Fi Magda LM. Yan guys yung i-type natin, uulitin ko. Who's on my Wi-Fi Magda LM. Make sure lang na tama yung pagkakalagay nyo para lumabas kagad siya sa result. Pag okay na, i-search na natin siya. So para ma-search, tap lang natin itong magnifying lens sa baba. Automatic lalabas yan sa pang-apat na result. Sa ibang device sinubukan ko, minsan lumalabas siya sa pangalawa, minsan naman sa unahan. So kayo nang bahala maghanap guys, basta kadalasan lumalabas sa pang-apat or pangalawa. So tap natin. Eto guys yung hanapin natin sa Google Play Store. Who's on my Wi-Fi? Yung creator nito guys ay Magda LM. Kung makita nyo guys, meron na siyang 4.4 na ratings and reviews. Ibig sabihin lang talaga, legit yung application kasi marami nagre-rate sa kanya. At kung magbabasa naman kayo ng mga comments and reviews, halos puro positive comments yung mababasa nyo. Katibayan lamang yan guys na talagang satisfied yung mga nagda-download itong application. Ang una natin gagawin, kailangan natin i-download at install itong application na Who's on my Wi-Fi. Once na ma-download nyo at ma-install, huwag muna kayo mag-skip sa video kasi ituturo ko sa inyo step by step kung paano i-set up yung application. Halimbawa guys, sa download nyo at na-install, i-open nyo lang yung application. So i-open natin. Sa unang bungad ng application, ito yung makikita nyo. Nakalagay dyan, privacy policy. So kailangan natin basahin yung privacy policy para alam natin yung mga pinapasok nating application. Pero kung tinatamad kayo, walang problema. Ang gagawin nyo lang, tap nyo lang itong accept and continue. Click natin yan. Automatic pag klinik mo yan, lalabas yan. Nakalagay dito, we need access. So ang gagawin natin guys, tap lang natin itong allow access. Tap natin yan. Automatic lalabas yan. Allow who's on my Wi-Fi to access this device location. So ang gagawin natin, click lang natin itong allow. Or kung ano yung nakalagay sa inyo, kung while using the app, tap nyo lang. Automatic guys, dito tayo mapupunta. So ang gagawin natin, i-activate lang natin yung location para malaman kung sino yung mga nagko-connect sa Wi-Fi natin. So on nyo lang yung location, then back nyo lang. Kung mapapansin nyo, napakasimple lang ng dashboard ng application. Sa taas, nakalagay, who's on my Wi-Fi? Dito naman, devices, then networks, history. Ngayon, i-explain ko sa inyo kung paano gamitin yung application para matrace yung mga nagko-connect or mga nakakonect na sa Wi-Fi natin. So ang gagawin natin, tap lang natin itong bilog dito, yung may araw na pabilog. Tap natin. Automatic, isa-search niya yung mga device na connected sa Wi-Fi router natin. Kung mapapansin nyo guys, meron ditong dalawa. So itong isa guys is yung Wi-Fi router namin. So ito naman yung gamit nating cellphone na hawak ko. At ito, meron ditong generic na device. Ngayon guys, mapapansin nyo, wala siyang pangalan or wala siyang brand kung anong cellphone yung nakalagay. So ituturo ko sa inyo guys dito yung paraan para lumabas yung brand name at kung ano yung model ng cellphone na connected sa ating Wi-Fi. So ang gagawin natin, click natin itong tatlong button dito sa taas. Basta maklik na natin, tap lang natin itong preferences. Tap natin yan. So automatic dito tayo mapupunta. Ngayon guys, may mga button tayo dito na dapat i-on. So una, dapat i-on natin yung recognize the manufacturer of the device if available or show the custom name of the devices. Ang gagawin natin, click lang natin itong button.
Then lalabas yan, recognize manufacturer. Ang gagawin natin, i-activate lang natin yan. Click activate. Automatic naka-on na. Sunod na i-on natin is yung notify when new devices are found. So i-on natin yan. Click natin itong button. Then click activate. So automatic activated na yung dalawa. Ngayon, ito pa yung pinaka-importante sa lahat. Dapat ma-on natin to. Yung show host name of devices if available. So ang gagawin natin, tap lang natin itong button. Automatic naka-on na. Ngayon, subukan natin mag-back. At kung papapansin nyo guys, meron ng pangalan, meron ng brand name at model yung mga nakakonnect na device sa ating Wi-Fi router. Kung mapapansin nyo, yung hawak natin na phone, which is Tecno Mobile or Tecno Fuba 2, ang nakalagay lang dito is Tecno Mobile Limited Tecno LE7. So at least guys, malalaman na natin kung anong phone ba yung nakakonnect sa Wi-Fi router natin. Dito naman nakalagay sa pangalawa, Huawei Technologies Co. Ltd. So ito yung mismong gamit kong Wi-Fi. Yung Wi-Fi ko kasi guys is pocket Wi-Fi lang. Kaya nakalagay dito yung globemyfi.com. Sunod naman nakalagay dito, unknown manufacturer, unknown host. Ibig sabihin guys, yung phone na to is hindi talaga ma-determine yung manufacturer at yung name or brand ng cellphone. Kasi nga walang nakasave siguro sa settings para malaman yung manufacturer name at brand name. Pero at least guys, malalaman natin dito kung sino yung mga nakakonnect sa Wi-Fi router natin. Ngayon guys, syempre alam nyo naman kung ilan yung tao na nakakonnect sa Wi-Fi nyo. Ngayon pag lumagpas sa limit na kung ilan talaga yung nakakonnect, ibig sabihin guys, merong nakikikonnect dyan. So malalaman nyo dito. Ngayon, pag once na malaman nyo, katulad dito, kunyari lang guys ha, kasi meron ditong unknown manufacturer. Hindi ko to kilala. So ibig sabihin guys, pag hindi mo kilala, automatic magpalit ka na ng password. So wala ditong block na tinatawag kasi pag blinak mo, pwedeng makakonnect ulit dyan. Kaya ang gagawin natin, kailangan natin magpalit ng bagong password. At advice ko sa inyo, lagyan nyo ng mga special characters katulad ng at or asterisk, number sign or hashtag, ganon. So lagyan nyo ng ganon para hindi siya kagad malalaman ng mga nagtatangkang mag-connect sa Wi-Fi nyo. So dito naman guys sa network history, click natin. Dito naman makikita nyo yung mga history ng nag-connect sa Wi-Fi nyo. Kahit na nagpalit na kayo ng Wi-Fi password or kahit na hindi na sila nakakonnect, automatic makikita yan dito. So ganun kalupit itong application para matrace kung sino yung mga nakakonnect sa Wi-Fi router nyo. Take note guys ha, kahit anong device kaya matrace nito. Kahit tablet man yan, kahit cellphone, laptop. Ngayon guys, kung gusto mo i-customize katulad dito, alam ko naman na sa akin tong cellphone na to, i-click lang natin. Then dito naman, pwede mo siya i-change kung ano talaga siya. Kung mobile ba siya, kung generic device, mobile, tablet, laptop, and so on and so forth. So pwede kayo mamili para hindi na tayo mahirapan na mag-trace sa mga nakakonnect sa Wi-Fi natin. Pwede natin dito i-customize kung ano nga ba yung gamit na device na nakakonnect sa Wi-Fi router natin. Pero pag hindi natin kilala yung mga nakakonnect dito, automatic guys, magpalit na tayo ng password para hindi na bumagal yung ating internet connection. So sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, TechPH, thank you and God bless all.